basta mga tagasa. Ngayon, may isishare ako sa inyo ngayon. Kung ano nga ba ang gamit ng neutral sa isang automatic transmission. Kung hihinto ka sa traffic light, ilalagay mo ba sa neutral? Ilalagay mo ba sa park? O ilalagay o steady mo lang sa drive? Yan yung isishare ko sa inyo ngayon kung ano talaga ang gamit ng neutral sa isa automatic transmission. Para saan nga ba yung gamit ng neutral sa automatic transmission? Marahil maraming hindi pa nakakalam o nalilito saan ginagamit yung neutral sa automatic transmission. Ito kasi yan. Ang neutral sa automatic transmission, ginagamit lang yan kung example, nasiraan ka sa gitna ka ng daan. Hindi aandar yung sasakyan mo. Pwede mong gamitin yung neutral para mag-free wheel yung gulong tapos maitulak mo dun pa papunta sa tabi. Or kung itutuwing ka tapos walang roller yung nagtutuwing sa'yo, pwede kang mag-neutral habang hinihila ka ng nagtutuw sa'yo. Yun yung gamit ng neutral. Ngayon ang tanong, kung nasa traffic light ka ba, kung hihinto ka sa traffic light, kailangan mo bang mag-neutral? Para sa akin, napaka-risky kapag neutral ang gagamitin mo kapag hihinto ka sa traffic light. Maraming mga mekaniko na nagbablog na kapag traffic light is mag-neutral ka. Ako, para naman sa akin, napaka-risky kasi yung neutral at yung reverse ay magkatabi yan. Baka magkamali ka, sa reverse mo na ipasok yung shifting lever mo. Baka yun pa yung magka-cause ng diskrasya. At isa pa, kapag mag-neutral ka kasi, kailangan mo pang apakan yung brake mo at saka mag-handbrake para hindi tatakbo yung sasakyan mo. Yun yung mga risk kapag mag-neutral ka kung nakahinto ka sa traffic light. Para sa akin mga bay, para sa akin ha, at base na rin sa aking mga obserbasyon, lahat talaga ng driver kapag hihinto sa traffic light, isi-shift talaga nila yung sasakyan nila sa park or di kaya'y naka-steady lang sa drive habang naka-apak sa brake. Para sa akin, yun yung pinaka-safe sa sasakyan kapag nakahinto ka sa traffic light, kapag ang gamit mo na sasakyan ay automatic transmission. Bakit? Tingnan nyo lahat ng mga automatic transmission. Lahat ng park na shifter is nasa dulo talaga yan. Talagang magkalayo, magkatabi, neutral, yung drive at saka yung reverse, magkatabi yan tatlo. Pero yung park talagang ibubukol dyan. Pag dyan, parang may distansya. Alam nyo kung bakit? Kasi ang purpose niyan, para sure ball na sa park talaga maipasok mo yung shifting lever kapag hihinto ka. Meron kasing vlogger na nagsasabi na kapag nasa traffic light, ulitin ko ha, na huwag kang mag-park kasi hindi ka naman magpa-parking. Correction lang, mag-comment kayo dyan kung mali ako. Yung park sa automatic transmission, hindi lang yan ginagamit kung magpa-parking ka. Ibig ba sabihin park ang nakalagay? Ibig ba sabihin yan lang sa pagpag-parking mo? Hindi, ginagamit din yan sa paghinto mo sa traffic light. Yan yung pinaka-safe na lugar sa transmission para hindi tatakbo yung sasakyan mo. Kapag nakapark ka habang nasa traffic light ka, hindi mo na kailangan umapak pa sa brake at hindi mo na kailangan pang gumamit ng handbrake. Kasi nakapark ka, hindi natatakbo yung sasakyan mo. Samantala, kapag mag-neutral ka during traffic light, kailangan mo pang umapak sa brake at gumamit ng handbrake. Diba napaka-risky? Marami ka pang gagawin samantalang itutulak mo lang papuntang park. Ngayon ang tanong, pwede bang mag-neutral sa traffic light? Pwede naman. Wala namang masamang mangyari doon kapag mag-neutral ka. Nasa sa'yo yan kasi ikaw naman yung nagmamaniho. Pero para sa akin, mas madali kapag nasa park. Kapag hihinto ka sa traffic light, ilagay mo talaga sa park kasi yan yung pinaka-safe na paraan kapag hihinto ka sa traffic light. Ay, naintindihan nyo na. Ngayon, ikaw na nanonood kung may sasakyan ka. Kapag hihinto ka sa traffic light, anong ginagamit mo? Neutral o park? Comment down below. Abangan ko at babasahin ko yung mga comment nyo. Kita-kits next video.